ang Long Range Patrol Aircraft Acquisition Project ng Philippine Air Force, tuloy na. Ito nga po ang isa sa pinakamatagal ng acquisition project ng Modernization Program na ngayon pa lamang matutuloy. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Elbit Systems ng Israel, mga idol, ay kinumpirma na nanalo sila sa isang kontrata na nagkakahalaga ng $114 million upang mag-supply ng dalawang long-range patrol aircraft. Ayon nga po sa mga reports ay mula sa Asia Pacific ang bansang tinutukoy dito. Alam naman natin, mga idol, at obvious naman na ang Pilipinas ang bansang tinutukoy sa proyektong ito. Dahil ang Philippine Air Force ay may program para sa dalawang long-range patrol aircraft kung saan ang Elbit Systems ang front runner. Base nga po sa statement ng Elbit Systems ay sinabi nito na ang eroplanong gagamitin ay ang ATR-72-600 turboprop aircraft platform. At ito nga raw po ay lalagyan ng mission management system, radar, electro-optics, signal intelligence at communication systems. Sa mga reports nga pong ito, mga idol, ay nagmumukhang ang long-range patrol aircraft ay hindi masasamahan ng anti-submarine warfare, ngunit kaya nga po nitong mag-perform ng maritime at ground surface intelligence gayon din ng surveillance reconnaissance. Ito nga rin po ang dahilan, mga idol, kung bakit ang Philippine Navy ay posible rin mag-request ng sarili nilang maritime patrol aircraft sa ilalim ng Horizon 3 phase. Ang Philippine Air Force ay merong acquisition para sa maritime patrol aircraft sa ilalim ng Long Range Patrol Aircraft Acquisition Project. Ito nga po ay parte pa ng Horizon 1 Phase Priority Projects sa ilalim ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang initial requirement nga po dito, mga idol, ay dalawang eroplano na ipinaplanong i-acquire sa ilalim ng proyektong ito. Ang end user nga po sa proyekto, mga idol, ay ang Philippine Air Force 300 Air Intelligence and Security Wing kung saan tatanggap sila ng dalawang maritime patrol aircraft. Ang proyekto nga pong ito ay may budget na mahigit sa 5.9 billion pesos. Ang acquisition mo dito, mga idol, ay kukumpirma pa, ngunit malaki ang tsansa na government to government deal ito kasama ang Israeli Ministry of Defense. Habang ang pondo naman ay mula sa AFP Modernization Trust Fund na babayaran via multi-year contractual allocation gamit ang General Appropriations Act starting fiscal year 2021. Ang SARO, mga idol, o Special Allotment Release Order ay nilabas noong August 12, 2022 na nagkahalaga ng mahigit sa 896 million pesos. Ngunit noong April 17, 2023, ang pondo nga pong ito ay sumailalim sa revalidation dahil hindi ito nagamit. Ang ATR-72, mga idol, ay twin-engine turboprop, short-haul regional airliner na dinevelop at pre-produce ng France at Italy gamit ang aircraft manufacturer na ATR. Ang eroplanong ito ay unang lumipad noong October 27, 1988 at na-introduce naman noong October 27, 1989. Sinimulan niya po itong i-produce noong 1988 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga pong mahigit sa 1,000 units ang mga nagawang ganito. Ang mga military operators nito, mga idol, ay ang Italy, Pakistan at Turkey. Ang eroplanong ito ay pinapalipad ng 4 na crew, may capacity nga po ito hanggang sa 72 na pasahero. Ito nga po ay may habang 27.17 meters, wingspan na 27.05 meters at width na 2.57 meters. Ang height naman nga po nito, mga idol, ay 7.65 meters habang wing area naman ay 61 square meter. Ito nga po ay may empty weight na 13,311 kilograms, maximum takeoff weight na 23,000 kilograms at fuel capacity na 5,000 kilograms. Ang power plant naman nga po nito ay dalawang Pratt & Whitney Canada PW127XTM. Habang ang propellers naman nito ay 6-bladed Hamilton Sunstrand. Sa performance naman, mga idol, ay meron nga po itong cruise speed na 510 km per hour, range na 1,528 km at service ceiling na 7,600 meters. Mga idol, malaking tulong nga po para sa Philippine Air Force ang dalawang karagdagang long-range patrol aircraft sa kanilang fleet. Magagamit nga po ito sa iba't ibang mga misyon, lalong-lalo na sa maritime patrol sa ating mga teritoryo. Siguradong sa pagdating nga po nito sa ating bansa, ay mapapasabak na agad ito sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Mga idol, malaking bagay nga po ang modernization program
dahil nakakabili ng mga bago at modernong kagamitan ang ating bansa dahil dito. Unti-unti nga pong lumalakas ang puwersa ng ating bansa at nagiging moderno ang ating mga assets. Darating nga po ang panahon na kakayanin ang makipagsabayan ng Pilipinas sa mga malalakas na bansa sa Asia. At ituturin na nga rin pong may solidong depensa ang Pilipinas sa pagdating ng panahon. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!